Narito po ang karugtong ng aming kwento tungkol sa isang Pilipinang ina na naghahanap ng dalawa niyang anak na naiwan sa Korea. Minsan pa, napatunayan ang kapangyarihan ng telebisyon, ng social media at ng pagmamalasakit. Ang Pilipinang si Gingging, iniiyakan ang litrato ng kanyang mga anak na naiwan sa Korea. Mahigit 16 na taon na ang nakararaan. Sanya, Jinia, umata. Jini, umay po. Umampo ko si po. Malmiya na. Kumukyo. Chinia. Niyo din na. Sana naalala niyo pa ako. Napipis ko talaga siya. Lalo na pag tinititigan mo sila, talagang maalala mo yung nagawa niya sa Korea. Banding. Kahit walang pera, masaya. Ito lang alam nung iniwan ko kung anong lagay nila. Malungkot pa sila, masaya. Ang anak naman niyang Filipino-Korean din na si Jason na nasa kanyang poder, nais na ring makilala ang kanyang Koreanong ama at ang kanyang mga kapatid. Sinasabi din nga niya po minsan na, paano kung nawala na ako, sino mag-aalaga sa inyo? Sobrang lungkot ko po, kaya tinay ko po yung hanapin sila kuya po sa Korea. Para naman po, kung sakaling mangyari po yun, may karamay pa rin po kami. Ito ang kwento ng mag-ina na lumapit minsan sa ating programa. Humihingi ng tulong para makita sina Lee Sung-hee at Lee Jin-hee. Ako po si Jason Lee, 16 years old, half Korean, half Filipino. Nanghihingi po sana ako ng tulong sa KMJS o kahit ano pa pong bagay na maaaring makatulong sa akin para po sana sa kuya ko na naiwan sa South Korea. Kasi si mama ko po noon na si Felicidad Reyes, tumakas po siya ng Korea dahil po sa papa ko. 16 years na po kaming nangungulila kina kuya, sina Lee Sung-hee at Lee Jin-hee. Hindi na po kasi kayang bumalik ni mama sa Korea para kuhain si na kuya. Dahil na rin sa kakulangan ng pera at tulong. Kaya naisipan ko po na sa inyo na po kami manghingi ng tulong para po matupad sana ni mama ang pangako niya kina kuya. Labag daw sa loob ni Gingging na iwanan noon ang kanyang mga anak sa Korea. Pero madalas daw siyang pinagmamalupitan noon ng Koreano niyang mister, si Lee Sung-soo, ang tatay ng kanyang mga anak. Ang ipinagdadalang tao raw noon ni Gingging na si Jason, gusto raw ipalaglag ng mga kamag-anak ng kanyang mister dahil lang sa paniniwala ng mga Koreano na ang pangatlong anak na lalaki, malas. Kasi kumbaga yung tradisyon nila ay ayaw nila magparami ng anak. Lalo na sa pamilya namin na isang kaig lang isang tuka. Yung gusto kasi nung biyanan ko ipalaglag, tapos ng mga hipag ko. Inuwi ko siya dito, tinakas ko. Total, buntis naman ako. Mayroon akong isang anak na daladala. Kaya siguro naman kako hindi ako masyado mahuhumsik. Pero hindi pa rin, mahuhumsik ka pa rin. Kasi lalabas sila dun. Masakit. Kasi naalala mo yung pag-aaral nila, mag-aasikaso sa kanila. Kaya talagang masakit po talaga. Kaya taong 2000, nanindigan si Gingging. Bumalik ng Pilipinas habang siya'y buntis kay Jason. Mula noon, sa dingalan Aurora na sila nanirahan. Sangya, Jinia. Ito yung kapatid mo na si Jason Lee. Sana maging close kayo at tanggapin mo siya. Kamukha naman siya ni papa mo eh, di ba? O kaya ni lola mo. Halmunigat halmas sa'yo. Kronika. Sangya Jinia Saranghe. Pagka-ere ng kanilang istorya, nakatanggap ng maraming mensahe sina Gingging at Jason.
Pag may mga help po, kaya po may mga tao po na mag-message po sa akin, sabihin po nila na meron daw po silang nakita po na picture na kamukha daw po ng mga kuya ko. Galing po sa Instagram, Facebook, ganun po. Marami po silang tumutulong. Meron din mga tumutulong minsan na galing daw po sa Korea. Natanong po nila kung saan daw po yung address daw po na ni Mama po nun. Para po may, at least po, kung malapit po sila doon, makatulong po daw po sila. Sana po magkita pa rin kami. Gusto ko po rin po sila makita. Kahit may tampo siya sa akin, gusto ko pa rin po sila makita. Maganda yung pangangatawa nila, gaano na sila kalaki. Siyempre. Kasi si Jason, ang laki na, iwan ko po sila kung gaano na kalaki, gaano na yung anong katawa nila. Samantala, minessage naman kami ng isang Pinay na nasa Korea ngayon. Si Minda, na dati raw kapitbahay ni na Gingging sa Daegu, South Korea. At nung napanood daw ni Minda ang panawagan ni Gingging, agad siyang nagtanong-tanong sa Daegu. At sa nakalap niyang impormasyon, si Sung-hee kasalukuyan daw na nagtatrabaho, habang si Jin-hee nasa military school daw. Di umano, masama ang loob ng dalawa sa kanilang ina. Kinumpirma naman ni Gingging na kilala nga niya si Minda. Nakilala ko lang po si Minda sa palingki na nagkasalubong kami. Sabi ko, ay, Pilipina. Sabi niya, oo, Pilipina ako. E di yun, nagka-close kami. Nung nalaman ni Gingging na may hinanakit di mano sa kanya ang kanyang mga anak, tatanggapin na lang po kung ano man po yung tampon niya sa akin. Sorry. Wala man ako magagawa kung ganun po yung ano niya sa akin. Pero si Jin-hee, salamat naman at least po, natulungan siya ng kuya niya. Kasi sabi ko sa kanila nung last kong tawag, naalala man nila, huwag kayong maghiwalay, mag-aral kayong mabuti. Tapos sabi ko, mahalin niyo ang isa't isa. Tapos ngayon, ganun nga, nabalitaan ko. Hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Salamat nga sa Diyos at pinakinggan man nila yung payo ko sa kanila. Sana, gusto ko po sabihin kay Kuya na nagawa lang naman po yun ni Mama po para naman po sa magandang dahilan po. Na para lang naman din po sa akin, para naman din po sa kanila. Pero kung may nagawa naman po siyang kakasama po ng loob nila, sana po maintindihan po nila, sana din po patawarin din po niya sila. Pinag-usap namin si Gingging at Minda. Hello, long time no see. Hi! Oh, kumusta? okay na. Oh. Anong balita mo sa mga bata? Si yung punso, si Jimmy, nasa military eh. Kaya hindi siya makontak ngayon. Kailangan 2 years ka maghintay. Si panganay naman, si Sung-hee, nasa HESA. Nasa trabaho. Oo. Pero yung lola niya kasama pa rin. Oo. Kasama yung lola nila. Oo. Yun lang ang balita ko. Nakibalita lang ako kay Taba. Naalala mo si Taba? Sinong Taba? Si Taba na yung kapitbahay mo noon. Kasi yung anak noon, kaklase ni Jimmy. Yung sinasabi mo para sa akin na ano, yung may sama ng loob si Sung-hee, paano mo nalaman yun? Yun ang balita ko noon. Kasi siyempre, alam niya yung siyempre yung nahirapan siya. Parang ang sabi kasi noon, yung si Sung-hee, ayaw daw na makipagkita. Pero si Jimmy, ang sabi daw ni Jimmy, pag lumaki na ako, may trabaho na ako, hahanapin ko si Mama. Sabi daw, pero yung panganay, may tampo nga. Maliit pa sila noon? Hindi, nung malaki-laki na sila. Mga ilang taon yun? Mga 5 years na. Eh kasi... Pero hindi ko lang alam ngayon kasi wala akong kontak sa kanila ngayon. Pero pag nasabihan siguro, medyo nagkaedad na, siyempre maintindihan yung sitwasyon mo. Samantala, para lalong paigtingin ang paghahanap sa mga anak ni Gingging, in-upload namin ang kanilang kwento sa Facebook account ng Kapuso Mo Jessica Soho na may Hangul translation. Ito ang alpabeto ng mga Koreano. At may isang Pilipinang nasa Korea ang nagkomento. Kilala raw niya ang isa sa mga anak ni Gingging. Siya si Maria Claripel Dizon. Meron daw siyang kilalang Francis na tila tugma sa hinahanap ni Gingging at Jason. Sa tuwing na pag-uusapan daw ang pamilya nito, bigla raw itong nagiging emosyonal. Iniwan daw kasi sila ng kanilang Pilipinang ina. Si Francis,
pag makikita mo siya, yung kulay niya kasi ano, Pinoy na Pinoy talaga, Pilipino. Pero makikita mo pa rin na Korean siya. Tapos medyo mahihain, pero once makasama mo na siya, madaldal, makulit, malambing. Marami siyang ugaling-ugaling Pinoy. Ang Korean name daw ng Francis na ito, Sung Hee. Tugma sa hinahanap ni na Gingging at Jason. Nitong Webes, tinawagan namin ang tinutukoy ni Claripel na Francis. How did you know her? 5 years ago, I met in the other place. We meet in the companies. Met Gumi, Gumi's place. And then she told me that you're this kid. Can you see it? Yes, he was. It's me. Kumpirmado. Sila na nga ang hinahanap namin. Anyos na ngayon si Francis, kasalukuyang naninirahan sa Seoul sa South Korea. Hindi raw naging madali ang kanilang buhay. 저는 이제 굉장히 어렸을 때는 진짜 nung bata pa ako, ayokong kinukumpara sa ibang bata. Kahit pa hindi ako lumaki, kasama ang aking mga magulang. Alam kong kakayanin ko magtrabaho. Napagdesisyonan ko na suporta ng aking sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Simula ako sa part-time na trabaho sa edad na 16. Matagal na rin daw nilang hindi nakakausap ang kanilang ama, si Lee Sang-soo. Hindi raw kasi naging maganda ang pakikitungo nito sa kanila. Ama, talkan sound tabo. Hindi pa rin namin alam kung ano yung nangyari. Hindi sinabi sa amin kung ano yung nangyari sa aming ina. Dahil lang sabi ng aming ama, masyado pa raw kaming mga bata para maintindihan yung mga pangyayari. Gayun pa man, sa palagay ko, maaaring may kaugnayan ito sa away nila noon. Kaya ang naging sandigan ng magkapatid ang isa't isa. Si Francis ang nagsisilbing ama at ina sa kanilang dalawa ni Jin Hee o John para sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang pagtatrabaho ni Francis ang naging daan para makapag-aral ang kanyang kapatid. Kadami, Jay, saka 20 sa... Nagsimula ako magtrabaho sa isang factory mula nung sa edad na 20. Kaya nakapag-ipon ako. Nalulungkot yung kapatid ko na tanggapin ang aking pera. Ngunit sinabi ko na lang sa kanya na ibalik na lang ito sa akin kung may trabaho na siya. Sa ngayon, trainee technician sa isang kumpanya ng sasakyan, si Francis. Si John naman, dancer ng isang sikat na dance group sa South Korea, ang B-Boys. Si dongsengon sigong punde chonakhago na. Katatapos lang ng kapatid ko sa kanyang military service at kasalukuyan nag-aaral. Siya ay nag-major ng sayaw at napakagaling niya. Abala siya ngayon sa pagtatanghal sa iba't ibang lungsod sa Korea. Matagal na raw hinahanap ni Francis ang kanyang ina, pero nawalan na raw siya ng kontak sa kanya. Ang huli niyang naalala, nakatira ito sa Aurora. Kaya pinag-iipunan daw niya ang pamasahe para makalipad papuntang Pilipinas para hanapin siya. Oma, masipan ko yegitong ke, ama... Matapos umalis ang aking ina, tumawag siya sa amin makalipas ang isa o dalawang taon. Naalala ko na nakausap ko ng saglit si Jason. Noong sinagot ko ang telepono, namiss ko ang aking ina. Umiyak ako ng sobra dahil sa kaligayahan. Nais ko siyang muling makita. Nasa grade 2 pa lamang ako noon dahil grade 1 lang ako nung umalis siya. Hanggang noon lamang nakaraang linggo, na ikuwento ng kanyang Pinay na kaibigan na si Claripel ang tungkol sa Facebook video ng KMJS na merong Korean translation. Habang pinanunood ito ni Francis, laking gulat niya na sila nga ang hinahanap ni na Gingging at Jason. Kaya nito lang Biyernes. Pero kitang-kitang sa pamamagitan ng video call, makalipas ang 16 na taon, pinag-ugnay namin ang mag-iina. Hello. Hi. It's me. Mom. It's me. You Sung Hee. Sung Hee. 네, 저예요. Sung Hee. 엄마. I 진짜 보고 싶었어요. Sung Hee가. I miss you. I miss you too, 이성이. 진짜 많이 갔어. 네, 정말 보고 싶었어요. Why don't you find me only?
really miss you. Si Gingging, hindi pa rin makapaniwala na nakita na niyang muli ang kanyang panganay. I'm waiting for you. Yeah, I really miss you. It's been a long time. Tumal, may yan eh, Sangi, ha? Sangi, ano mo, okay. May kata. 엄마도 그대로예요. 진짜 예뻐요. 엄마 진짜 안 바뀌었어요. 그대로예요. 어, 동생은? 어, 동생 예 잘생겼지? 네. 나 아직 한국말 조금 알거든요? 네. 예, 상희 정말 네. 잘생겼어? 네, 지금 취미로 운동을 하고 있어요. I have an exercise. I want to bring my brother, Jinny, but he's busy. He's in the college. His part is dance team. He's good now. Sangi야, 난 옛날에 계속 전화하는데 할머니가 저한테 전화하지 말란 왜 Jinny가, 상희 Jinny가 자꾸 울어? 네. 정말 보고 싶었어요, 엄마. 그러니까 할머니가 계속 내가 전화하지 마라, 하지 마라. 이모도 울산 이모 알아? 울산 이모 있잖아. 네. 안 가라기 주고도? 네. 그래서 엄마가 화나서 나 엄마가 네. 얼마나 가슴이 아프거든? 내가 아버지가 때문에 약속했는데 약속 옛날에 약속했던 나 네. 근데 왜 아버지가 왜 바꿔서 하는 거야 전화가 못해 이제 그 사실을 알게 되네요 그래 정말 미안하다 나 계속 전화하는데 아 미안할 아니 괜찮아요 안 와서 아 아니요 아니에요 정말 고맙다 정이 진짜 엄마 진짜 이렇게 다시 못 볼 줄 알았어요 진짜. You're not angry to me, right? I'm not angry. Because I understand. Hey, brother. 네, 그래요. You speak English? Yes, I can speak English. But I'm not very speak English. Oh, it's okay. Yes, you look. I'm really guapo. Sorry. I'm so sorry for what happened on the past years. I understand. On the first place, I was so speechless. I'm so surprised. I'm so nervous first time. I really miss you. I'm so glad. Yeah, same. I never forget today's. I'm so glad that now I can see you. Nato, Sangi. I don't know if I can sleep tonight, ha? Sangi, no mo himbok eh. Jason, take your, my mother, okay? Your mother. Yes. Our mother. Yes, our mother, yes. Because I understand me. I don't know how to speak English. Yes, I will take care of it. Yeah. Mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Sa wakas, ang mga naghahanapan, nagkita, at nakapag-usap pang muli kahit sa pamagitan lang ng internet. Nalagpasan na nila ang pinakamalaking balakid para sila'y magtagpong muli. Ano pa mang darating, siguradong kayang-kaya na nila.